Nabalot ng iba't ibang emosyon ang Villamore Air Base kahapon sa pagdating ng 42 sa mga nasawing PNP sa inkwentro sa Mamasapano. Ang mga pamilya at kapwa nila pulis hindi napigilan ng hinagpis. May news to go si Von Aquino. Sa pagtatangka ng ilan na mahuli ang 2 sa mga pinaka-wanted na terorista sa buong Asya, naging kapalit naman ang pag-aalay ng 44 na buhay. Kahapon, alas 10 ng umaga, lumapag sa Villamore Air Base ang mga C-130 planes sa kaya mga pulis na iuwi na sa kanilang mga pamilya. Isa-isang ibinaba ang 42 buhat-buhat ng kanilang mga kasama sa PNP Special Action Force. Ang bawat kabaong, balot ng watawat ng Pilipinas, tanda ng kanilang kabayanihan sa pagbubuwis ng buhay para sa bayan. Ito na raw ang pinakamalungkot na pagsalubong nila sa kanilang mga mahal sa buhay. Nagsuot ng itim na ribbon ang mga naulila at ibinaba sa half-mast ang ating watawat. Maya-maya pa, pinalapit na ang mga kaanak na nooy nakararamdam ng magkahalong lungkot, galit at pangungulila. Galit po. Kasi po, parang sila na nga yung biktima. Sila pa yung sinisisi nila. Yung mga official po na mali-mali po yung mga utos nila, kaya yung mga tauhan nila na napapahamak. Nakadudurog ng puso ang bawat eksena, lalo't pati mga kasama nila sa kapulisan, di napigilang tumulo ang luha. Ang hapis na nararamdaman, di nakinaya ng ilan. Nanguna sa pagsalubong sina DILG Secretary Mar Rojas, PNP Deputy Director General Leonardo Espina, at AFP General Gregorio Katapang. Nakiramay din sina Vice President Jejomar Binay, dating Pangulong Fidel Ramos, dating Unang Ginang at ngayon Ilocos Representative Imelda Marcos, Senador Bongbong Marcos at Senadora Nancy Binay at ilang miyembro ng gabinete. Hindi naman dumating si Pangulong Aquino na nooy nagpapasinaya ng isang planta ng kotse sa Santa Rosa, Laguna. Higit sa pagiging tagapagsilbi sa bayan, 44 na pamilya rin ang nawala ng anak, asawa at ama. Umaasa pa rin sila na hindi mapupunta sa wala ang kabayanihan ng kanilang mga kaanak. Von Aquino, GMA News.